Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang ating binasang ebanghelyo ay most probably the closest words of Jesus for all of us, sapagkat life is difficult. Mahirap ang buhay. Kahit na ikaw ay maraming resources, kahit na ikaw ay maigi ang pakiramdam, you know, as you go through life in this world, you will experience and encounter difficulties. Lalong-lalo na sa isang lugar katulad ng Manawag, marami ang nagpupunta dito at humihingi ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kaya nga, kung halimbawa sa mga sandaling ito, angkop na angkop ang imbitasyon ng Panginoon sa inyo, nahihirapan ba kayo? Napapagod na ba kayo? Ubus na ba kayo? In other words, have you reached rock bottom? Confused na kayo? Hindi nyo na alam ang gagawin. You are in the right place. Pero hindi sinasabi ng Panginoon sa atin, mind you, na mawawala ang ating mga burdens in life. Hindi. Ang kanyang invitation, come to me with your burdens. Yun. E kadalasan ang burdens naman natin, hindi naman siya physical masyado, di ba? It's more on what ails or what is aching in our heart. Ano ba yung nasa ating kalooban? Mas mahirap bitbitin ho kasi yun kaysa sa yung totoong burdens of daily life. Halimbawa, yung pagsisikap natin para sa ating mga pamilya, yung ating mga relationships sa isa't isa, parang medyo madali yun. Ang mahirap yung mga hinaharbor natin sa ating kalooban, sa ating mga puso, di ba? Galit, inggit, pride, etc. You know what I mean, no? It's hindi siya pwedeng mahawakan, pero ramdam natin. Regrets in life, yung mga sana, yung mga ganon, di po ba? Or mga things that have not been realized, dreams that have not been realized in our lives, inaasam-asam natin. That is a burden. Ano sinabi ng Panginoon? Learn from me and take my yoke. Alam niyo, kadalasan kasi, parang ang alam natin, talagang tayo yung merong pamatok dito sa ating shoulders. Tayo lang ang nagdadala, di ba? Sapagkat that is really what life is, di ba? We have to make struggles. We have to face the problems that we encounter in life. Kaya lang, nang sinabi ng Panginoon, come to me and take my yoke. Alam niyo yung yoke na yon sa maaring nakita na natin yan sa mga pelikula. Actually, there are two beasts of burden carrying that yoke. Pagka sinabi natin two beasts of burden, dalawang baka, dalawang kabayo, dalawang kalabaw. At ang isa doon ay sanay na. Tapos tatabihan siya ng medyo hindi pa sanay na magtrabaho as a team. Kaya nga, yung medyo matanda na at experience na sa paghila ng isang burden o load, ginag-guide niya yung kanyang katabi. E ganun ang ating buhay. Ganun ang paanyaya ng Panginoon sa atin. Kung ano man ang ating binabata o pinapasan sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Yun lang naman ang gusto sabihin ni Jesus sa atin eh. Hindi ka nag-iisa sa iyong kahirapan. Hindi ka nag-iisa sa iyong ibinubuhat. Kadalasan kasi, pagka tayo mag-isa lang nagbubuhat, mahirap talaga. Pero pagka meron kang katuwang, it becomes lighter. Why? Because you're already two instead of one. At ang ating partner sa pagbubuhat ng ating burdens in life ay walang iba kundi ang Panginoon. Kumisa lang nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin because of our desire, di ba, na magsikap at baguhin ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. But the mercy of God is immense at hindi nauubos, inexhaustible. Kaya nga sinasabayan niya tayo, kaya nga siya naging katulad natin.
makikita natin yan, di ba? You take my yoke, hindi kita papabayaan, katabi mo ako. That's why it's easy for us to learn from Jesus because He is on our side. So, di ba, pagka ganun, alam mo namang merong, halimbawa, merong somebody concerned malapit sa'yo, anong problema mo? Hindi ko nakikita ko, nababasa ko sa iyong mukha, parang merong kang iniisip na malalim. If there's somebody to listen to you, half, 50% of your burden is already taken away from you. Di ba? Parang nabunutan ka na ng tinik sa iyong puso. Ganon ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Huwag na tayong mahiya. Napapagod ba tayo? Sasawa na ba tayo sa buhay? That is the invitation for us today, at this time. Ano na ang gusto nating i-share sa Panginoon? Our burdens in life, sasabihin natin, Father, di ba sabi ng Panginoon, I already know what you desire even before you say it. Eh, that is true. But then again, hindi niya sinasabi, I promise you a rose garden. No. Take my yoke upon yourselves. For my yoke is easy and my burden is light.